misteryo ng Bermuda Triangle at kwento ng mga pagkawala ng barko, eroplano at hindi mabilang ng mga tao. Nasagot na nga ba? Yo, what's up guys? It's Clark TV here! Ang Bermuda Triangle ay kilala sa pagkawala ng mga eroplano, barko at libo-libong mga tao. Kaya bago mo simulang panoorin ang video na ito, make sure na panoorin mo muna ang part 1 ng video na ito. Nang title ay Misteryo ng Bermuda Triangle. Kaya sa video na ito, pag-uusapan naman natin ano nga ba ang dahilan ng mga misteryosong pagkawala ng mga tao sa Bermuda Triangle. Dahil alam kong matagal mong hinintay ang episode at ang video na ito. Halika at muli mo akong samaan, muling maglayag at diskubrehin ang misteryo ng karagatan. Kaya, simulan na natin. Ang mga siyentipiko ay nakahanap ng isa sa mga dahilan ng misteryo sa Bermuda Triangle o Devil's Triangle. At talagang ikakagulat mo kung ano ang natuklasan ng mga siyentipiko. Ang Bermuda Triangle ay kakaibang lugar sa bahagi ng Dagat Atlantiko. Ito ay binubuo ng Bermuda, Florida at Puerto Rico na madaming mga kwento ng pagkawala ng mga eroplano, barko at tao. Sa di malamang kadahilanan na walang iniiwang kahit anong bakas. Ang unang kwento ng kababalagan dito ay nagsimula kay Christopher Columbus sa kanyang ekspedisyon papuntang New World. Ayon sa kanyang kwento, isang gabi, nakita siya ng isang malaking bolang apoy na bumagsak sa dagat. Matapos din ito, nakita din siya ng kakaibang liwanag noong mga kasunod na araw. Noong dumaan din siya dito, ay napansin din niya ang di mapakaling galaw ng kompas kung saang direksyon ito tatapat. Noong taong 1881, ang barkong nagngangalang Ellen Austin, may habang 210 feet, ay dumaong mula London papuntang New York nang mapadaan ito malapit sa Bermuda Triangle. Ang kapitan ng barko na ito ay si Captain Baker. Matapos ang dalawang araw ng paglalakbay sa karagatan, may nakasalubong itong isang misteryosong barko. Kaya pinapunta ni Captain Baker ang ilan sa kanyang mga tauhan sa loob ng barkong ito. Pero nalaman nila na walang kalaman-laman at walang tao ang barko. Kaya nagkaroon sila ng ideya na ito ay pinasok ng mga pirata. Kaya nawala ang mga tao at ang mga laman ng barko na ito. Kaya naman ang ginawa ni Kapitan Baker ay isinama ito pabalik sa New York. Matapos ang dalawang araw, dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Matapos na umupo ang bagyo, ang misteryosong barko din ay nawala kasama ng mga tauhan na pinasakay ni Kapitan Baker dito. Mula noon, hindi na nakita pa ang barko at ang mga tauhan ni Kapitan Baker. Gossip kaya ito? Ikaw, ano sa tingin mo? Comment mo sa baba ng video na ito at share mo naman dyan sa comment section. Matapos ang ilang mga taon, hanggang sa noong 1944, ang isang retiradong Briton na Navy officer, pangalan ay Commander Gould, ay nakita ang barko na ito sa karagatan. Pero nung makita niya ito, wala ulit katao-tao at wala din doon ang mga tauhan ni Kapitan Baker. At mula noon, ito na ang huling kwento nang makita ang misteryosong barko na biglang nawawala. At yung mga yan ay ilan lang sa mga kwento ng kasaysayan sa mga misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle. Pero ano nga ba talaga ang dahilan ng pagkawala nila sa Bermuda Triangle? At ano ang bulalakaw na nakita ni Christopher Columbus isang gabi sa Bermuda Triangle? Ang isang grupo ng mga siyentipiko mula sa Universidad ng Colorado ay inobserbahang mabuti ang mga larawan ng Bermuda Triangle. Ang mga larawan ay kuha mula sa satellite ng NASA. At ang nakagulat na nakita nila at napansin nila ay ang formasyon ng mga ulap na may hugis na hexagon. Kaya mga meteorologist ay nagkaroon ng ideya na ang mga forma ng ulap ay nagsisilbing air bumps. Ayon pa sa meteorologist na si Randy Cervini sa kanyang salaysay na isinalin po sa Tagalog.
Ang laro ko na satellite ay talagang nakabulat. Ang ganitong uri ng hugis na hexagon sa dagat ay bumubuo ng air bombs. Ang mga ito ay pinapasukan ng malalakas na hangin at tatama sa ilalim ng mga ulap. Kaya kapag ang dagat ang tinatamaan nito, bumubuo ito ng giganting halimaw ng mga alon at lalo pang lumalakas. Ang mga ulap ay pinapasukan ng malalakas na hangin na bumubuo ng mga air bombs. At ang pwersa ng hangin na ito ay tumatama sa tubig sa bilis na 100 miles per hour na bumubuo ng mga pagkalalakas at pagkalalaking mga alon sa dagat. Ang mga alon na ito ay hindi lang basta alon, kundi matatawag na tsunami dahil sa taas nila ay umaabot sa 40 feet na mga alon na tinatawag na rogue waves. Sa ganong kalakas na hangin at alon, walang eroplano at barko ang makakaligtas dito. Well, at least sa pamamagitan ng mga modernong teknolohiya, nagkakaroon na tayo ng ideya kung ano nga ba ang misteryo ng Bermuda Triangle. Pero sa ganitong teorya ng mga siyentipiko, nasagot na nga ba ang misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle? Ikaw, ano sa tingin mo? Ito kaya ang sagot sa matagal na nating hinahanap na mga misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle? Comment mo sa baba ng video na to at share mo naman dyan sa comment section. Pero balikan muna natin ang bulalakaw na nakita ni Christopher Columbus noong taong 1492. 500 taon na ang nakakalipas sa Bermuda Triangle. Dahil simula nang nakita ito, madami ng mga pangyayari ang naganap sa Bermuda Triangle. Kaya pati ang bulalakaw na nakita simula noong araw na yon ay misteryo din kung ano ang meron sa bulalakaw na yon. Dahil matapos ang ilang araw nakita muli ng liwanag, matapos itong bumagsak, may mga iba na nagsasabi na ito daw ang dahilan ng pagkasira ng kompas at hindi mapakaling paggalaw nito sa iba't ibang direksyon kapag dumadaan sa Bermuda Triangle dahil sa magnetic force ng bulalakaw na bumagsak. Ikaw, gusto mo bang pag-usapan naman natin sa next video ang Kraken o ang halimaw sa dagat dahil medyo misteryoso din para sa akin ang nilalang na Kraken? At 5% pa lang ng dagat ang nadidiskubre. Comment mo sa baba ng video na ito at share mo naman dyan sa comment section. Kaya make sure na check mo din ang isa mga video ko na ito na sigurado kong mag-e-enjoy ka. At click mo na din syempre ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga new videos everyday. So once again, this is Clark TV and we'll see you guys on my next video. Peace out!